Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy tayong magdarasal para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po para sa mabilis na kagalingan ni Lana Madrid. Ganun din po ating ipagdadasal ang intensyon ng ating mga diocesan sisters, ang missionary catechists of the Sacred Heart na ngayon ay nagdiriwang ng kanilang kapistahan. Bumabati tayo sa kanilang lahat ng isang maligaya at matagumpay na pagdiriwang ng kapistahan kasabay ng ating pagdarasal sa kanilang lahat. Ganun din po, kasama nating ipinagdarasal ang inyong mga intensyon at mga intensyon ng nagpamisa ngayong umagang ito. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan, lalo na sa maraming beses na tayo ay nagbalak gumanti at gumawa ng masama sa mga taong nagbetray sa ating tiwala at ating kabutihan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga kapangyarihan sa lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong ang pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng naguumapaw na batis ng biyayang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal na parang tunay na anak. At inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad. Kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan.
May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayon may minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na naghahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga,
sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon niya ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inilos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya, upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ang ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kailan ang huling karanasan ninyo ng betrayal? Kailan kayo labis na napahamak at nasaktan dahil sa pagbetray o sa pagkakanulo sa inyo ng mga taong pinagkakatiwalaan ninyo? Inyong best friend, ipinagkatiwala ninyo ang sikretong napakatagal ninyong dinadala. Sa kanya nyo lang sinabi at ipinagkatiwala. Matapos ang ilang araw, buong mga kasama niyo sa trabaho at buong pamilya ay alam na ang inyong ikinuwento. It is painful. Masakit ang ganyang karanasan. Inyong mahal sa buhay, kapareha, anak, kapatid, magulang, ibinigay ninyo todo-todo ang kaya ninyong ibigay para sa kanila. Pero pagdating ng tabihan, kayo pa rin ang masama. Kayo pa rin ang may pagkukulang. Kayo pa rin ang sinisisi. Inyong kamag-anak, nangailangan ng tulong, pinansyal, lumapit sa inyo. Dahil kayo naawa, ipinanghiram ninyo ng pera. Ipinangako na ibabalik. So kayo naman, takbo sa 5-6, kumapit sa patalim para lang makatulong. Pero anong ginawa? Nakalimutan na. Taon na ang binilang, hindi pa na ibabalik sa inyo ang pera. Kayo baon sa pagbabayad ng interest sa hiniram ninyong pera. These are all experience of betrayal, of trust. At napakasakit ng karanasang ganyan. Napakasakit ng experience of betrayal because sa kaloob-looban nito, ang sinisira niyan yung ating kabutihan at tiwala. Ano ang inyong ginawa pagkatapos ninyong mabetray? Nawala na ba ang tiwala ninyo sa inyong kapwa? Nawala na ba ang inyong paniniwala na pwedeng maayos ang lahat? O lumayo na kayo at hindi na muling nagtiwala? Sa ganyang karanasan, mga kapatid, may magandang ehemplo na itinuturo sa atin ng ating mabuting balita. Narinig natin ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus. And the root of His death ay ano? Betrayal of Judas.
ipinagkanulo siya ni Judas. Itinatwa siya ni Peter at ng kanyang mga alagad. Nawala silang lahat. Pero ano ang naging sukli ng ating Panginoong Jesus sa ganitong napakasakit na karanasan? Number one, naging kalma lang ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagpanik. Hindi siya naging emotional. On the face of his death, kalma lang tayo sa mga ganyang masasakit na karanasan katulad ng betrayal. Bakit kailangan nating kumalma? Kasi pag tayo'y naging emotional sa napakasakit na karanasan na ganyan, ang tendency natin ay dalawang extreme. Either ma-depress tayo, at dahil sa sobrang depression natin, maisip natin na tapusin na ang lahat ng ating paghihirap, sisihin ang ating sarili, and end everything because of hopelessness. Or, on the other extreme, magali tayo at sa sobrang galit natin, gumawa tayo ng masama sa ating kapwa. Ganyan tayo kapag ka very emotional. Nawawala yung ating objectivity and rationality. Hindi tayo nakakapag-isip ng maayos at maganda. Para makabalik tayo sa ating sarili, sa tamang disposisyon. Kaya kalma lang tayo sa ganyang karanasan. Huwag tayong magpanik. Huwag tayong maging overly emotional. Pero hindi lang yan ang dapat nating gawin. Dapat din tayong magdasal. Sa ganyang karanasan, clouded by our emotion and pain, kailangan nating magdasal to seek the guidance of God. Dahil ang isip natin ay clouded ng matinding emosyon, pwedeng galit, pwedeng pagkamuhi, at kung ano-ano pang mga negative emotions na pwedeng magdala sa atin sa kapahamakan. Kaya kailangan natin ng matinding panalangin. Ang panalangin ang magpapalakas sa atin at magbibigay sa atin ng strength to overcome our deepest pain because of betrayal of other people. At siyang magpapaliwanag ng ating clouded na isip at puso. Pero hindi sapat yung maging kalma lang tayo at magdasal. Maganda na tularan natin ang ating Panginoong Jesus habang siya'y nakabayubay sa krus in the face of His impending death. Ano ang kanyang ginawa? Hindi siya namuhi. Sa tabi niya ay dalawang magnanakaw. Merong isang nagsabi sa kanya na alalahanin siya sa paraiso. At anong sabi niya? Today you will be with me in paradise. And for sure, his words ay hindi lamang para sa magnanakaw na kanyang pinangakuan ng buhay na walang hanggan, hindi para sa ating lahat. Dahil ang lahat ng kanyang naranasang sakit, pait at sugat hanggang sa kamatayan sa krus, ay isinurrender niya lahat sa Diyos who has the power to strengthen him. Into thy hands I commend my spirit. Kaya in the face of betrayal, in the face of death, ng karanasan natin ng kamatayan dahil sa masasakit na karanasan natin, huwag lamang tayong maging kalma, huwag lang tayong magdasal.
isurrender natin ang lahat ng yan sa Panginoon na siyang nakakaalam kung ano ang marapat na gawin sa gitna ng ating pagdurusa at sakit. Does it make sense? Yes. Sapagkat when we surrender our pains and sufferings sa Panginoon because of the betrayal of other people, mas nagiging totoo tayo sa pagtawag ng Diyos na tayo'y maging banal. Kapag tayo'y naging overly emotional, kapag tayo'y napadala sa ating damdamin bunga ng sakit na ating dinaranas, tayo ay pwedeng magkasala na siyang magdala sa atin sa kapahamakan. Samantalang kung tayo ay magiging kalma, magdadasal, at isusurrender ang lahat ng yan sa Panginoon, chances are, hindi lamang tayo magiging maganda ang disposisyon araw-araw kahit may ganyang challenge sa buhay natin, hindi rin tayo maaapektuhan bilang Kristiyano na may panawagan o na may layuning maisabuhay ang turo at aral ni Kristo, lalo na ang pagpapatawad, ang pagmamahal at pag-unawa sa kapwa. Does it make sense to do that? Of course. Dahil ang gawain yan ay makadiyos. At dyan tayo dinadala at dyan tayo tinatawag. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat tayong magtiwala sa Kanya. Narinig natin yan sa unang pagbasa. Kung gaano tayo inaalagaan araw-araw at maaring ang ganyang karanasan ay pagsubok lang sa atin kung gaano tayo katatag at kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanya. Kaya huwag mag-iisip ng masama at magbabalak gumawa ng masama in the face of experience of betrayal. Kalma lang. Magdasal at isurrender ang lahat ng ito sa Panginoon na siyang nakakaalam ng lahat kung papaano tayo ililigtas sa kapahamakang dulot ng kasamaan ng ibang tao. Sa gagawin natin yan, pinadadalisay ang ating puso, pinadadakila ang ating pagiging Kristiyano. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumana, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naaakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga tao, napupulong ng itay lupa, ang kadakilaan mo, o sana, o sana, sa kahitan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pagitan ng iyong Espiritu gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ang iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
samang lumikha ng lahat. Ikaw ang aming pag-asa at liwanag. Sambahin ka Diyos Ama, mapagmahal sa iyo. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami, nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiscan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ng Mahal na Birhen ng Konsolasyon mula sa San Agustin Church, Intramuros, Manila, ay naririto sa pambansang Dambana upang magpalaganap ng debosyon. Siya ay mananatili dito hanggang bukas, ikawalo ng Hunyo. Kayong lahat ay inaanyayahang makiisa sa mga gawain ng pagdalaw ng Inang Mahal. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo yung bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng dasalan na nagpapalala na yung kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularin na ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa buhay.